Robert, kumusta ho ang mga pasyente natin dyan ng COVID sa lung center? Ang mortality rate ho ay mababa na rin. Ano po? Kumusta ang dating naman ng mga bagong pasyente? Hindi po kami nawawala ng pasyente. Yun ang gusto kong ipaalala sa ating mga madlang people. Hindi ko mo GCQ tayo, no, na pwede-pwede na. Iba na ang ating new normal talaga. Kailangan automatic na sa atin. Second emotion or yung nasa kaugalian na natin yung tinatawag nating new normal. Kasi hindi talaga tayo pwedeng bumalik dun sa dati. Hindi naman talaga nawala ang COVID. In fact, we had a 30-day strict na not a single employee in the lung center nagkasakit ng COVID. But after that, nung nag-umpisa na mag-lax, meron na naman nagkaroon. Nung nag-contact tracing kami, hindi sa hospital galing, sa community. Naku po, pasyente na na-confine sa lung center at nahawain yung mga personnel, ganun po ba? No. Yung personnel namin mismo, kasi napaka-stricto namin dito sa hospital. We have laid out red zones, yellow zones, blue zones, and for every zone, you have a corresponding minimal protection na kailangan suot mo. Opo. Kaya for 30 days, can you imagine isang buwan ni isang employee namin hindi nagka-COVID dito sa hospital? Pero nung nag-umpisa ng magsiuwian, nagkaroon na sila ng COVID dahil hindi nila sa hospital nakuha, kundi sa community. Ayun. So klaro ho na yung paglabas ng mas maraming tao, lalong nandoon yung malaking risk na mas kumalat ang COVID. Mas delikado po tayo ngayon. Yes, mas delikado po tayo ngayon. Kaya yung mga simpleng bagay, halimbawa, kainan, ano? Opo. Wag na wag sabay-sabay. Kung pwede, yung mga employers i-stagger nila yung kainan. And then yung face-to-face, delikado ho yan. Lalo na kung kumakain, din nagtatanggalan tayo ng mask. Opo. Tapos face-to-face, kwentuhan. Naku, delikado po yan. Kung pwede nga i-minimize yung time ng kain. And then hanggat maaari, huwag masyadong nagdadadaldal, nagkwentuhan habang kumakain. At kung pwede, huwag kayo face-to-face, side-to-side, ganyan. O kaya right angles para yung nilalabas from the mouth, no? Hindi diretso sa mukha ng tao. Yung droplets. We have to be conscious with all these things. And then pag lumalabas tayo, minimize our social circle. Tatandaan natin kung sino-sino yung nakahalubilo natin. Kasi yung pagdating ng contact tracing, importante po yan. Dr. Norbert, nangihinayang ako dun sa mahigit or almost 1 month na wala kayo ikanyong COVID positive sa inyong mga personnel dyan sa lung center. Kumusta ho yung nag-positive po na yun? Nako, nagdelikado siya. There was a time na intubate siya, natubo siya. Takot na takot kami because our extubation rate, meaning to say, oras na mga ilangan ka ng tube at ikabit ka sa respirator, less than 5% ang nabubuhay dyan. Talagang warning sign yan. Pero itong employee namin ito, 2 days ago, na pull out namin sa ventilator. Ibig sabihin so, po nagpapagaling na siya or gumaling na siyang tuluyan? Still on the recovery, naka-confine pa po pero wala na sa ICU setup. Natanggal na namin yung ventilator. Ay kumusta po yung mga nakasalamuha po niya na kapwa po ninyo? Nagre-recover na po lahat. Oho. Tatlo na lang yung natitira namin na hindi pa fully recovered but they're on their way to recovery. Alright. Kumusta po naman ang mortality rate dyan sa lung center? Lung center po, iba po ang mortality rate namin dahil we are a referral center for severe and critical cases. So yung mga mild, moderate, yung mga walang nararamdaman, talagang nire-refer namin or nililipat namin sa mga facility centers tsaka sa mga general hospitals. Because lung center is a tertiary referral center na talagang specialty niya yung mga advanced cases ng lung disease. Kaya nire-reserve namin yung aming hospital resources, beds, rooms sa mga critical cases. Kasi kawawa naman yung mga ngailangan ng complicated treatment kung napuno ang hospital ng mga asymptomatic tsaka mga mild. Said that, yung mortality rate namin mas mataas talaga sa iba. Hindi po ako nananakot, pero gusto ko ma-realize ng mga tao na delikado talaga ang COVID, lalo na kung bibigay yung katawan mo. So our mortality rate is anywhere between 20 and 30%.
kung sasabihin natin sa worldwide literature, nasa mga bandang 5% naglalaro, ano? Mm-hmm. O, compared to SARS and MERS-CoV. MERS-CoV had 35%, SARS had around 10%. Initially, nung nag-uumpisa itong COVID, nasa 5% lang. Pero ang datos po ng lung center, nasa 20 to 30%. Kasi ang lahat ng pasyente namin, severe to start with. Mm-hmm. But kahit ganun po, ang recovery namin, mas mataas pa rin. Nasa mahigit 40% po ang nakaka-recover sa amin. Opo. So, despite being severe and critical cases. Oh, so ilan ang pasyente natin ngayon? Mahirap po ang labanan. Talagang hindi ho kami tumitigil. In fact, bago pumutok lahat ito, January pa lang, nag-entertain na kami ng mga probable and suspects. Opo. So, Doc-